Ito na po ang ating apat na pirasong tilapia. Malinis na, wala ng kaliskis, hasang, bituka at palikpik. Tinanggal ko na. Hahatiin ko lamang ito sa gitna. At pagkatapos nating hiwain, hugasan lamang natin ulit ng mabuti upang matanggal yung mga dugo-dugo sa loob ng isda. At pagkatapos nating hugasan, maganda lamang ng kawali o kasirula. Pwede rin takore kung gusto mo. Isalansan lamang natin dito ang isda. Pagkatapos isalansan, ilagay natin ang luya na hiniwa-hiwa at yung ating sibuyas. Lagay na rin tayo ng suka. At yung ating pangalawang gata, ilagay na rin natin. Ito yung kanyang pinakatubig, magluluto sa isda kasama ng suka. Salang natin, pero maglalagay muna tayo ng sealing green. Takpan hanggang sa kumulo. Matapos ang ilang minuto, kumulo na. Pero hahayaan pa natin itong kumulo ng walang takip upang magbawas o matuyo ng konti yung sabaw nito. Nagbawas na at medyo natuyo na rin yung unang gata na inilagay natin. Sa pagkakataong ito ay ilagay na natin dito yung ating kakang gata. O yan oh. Creamy creamy. Yung guys, hayaan natin itong kumulo. Lagay tayo dito guys ng pechay, dahon ng pechay, sabay na natin. Tapos takpan natin. And then after a minute, kumulo na. Malambot na ang ating gulay. At huwag natin kalimutan guys, hindi pa tayo naglagay ng asin, maglalagay tayo dito. At syempre, pati yung ating black pepper o ground black pepper, pamintan durog. And then, seasoning.
At this time guys, ay pwede na tayong magbawas dito ng apoy o hinaanan natin yung ating stove. At hayaan natin kumulo hanggang sumabot yung gata. At syempre, para maiwasan na rin natin yung masunog yung bandang ilalim. Alright! At halos luto na po yung ating ginataang tilapia. Ay pwede na natin itong tikman o lasahan kung ano pa yung kulang sa ating mga inilagay. Ayos! Luto na guys yung ating ginataang tilapia with pechay. Kain po tayo mga kadagyaw.